So hello guys, itong aloe vera is tagal ko na itong inaalagaan, so marami na siya ngayon. So ngayon ang gagawin natin ay mag try tayo ng panglagay sa ating buhok para hindi tayo makalbo, kasi sabi nila yung aloe vera daw ay nakakapagaling sa pag tawag nito, lagas ng mga buhok. So try natin. Kinukuha ko yung mga leaves niya at gagawin natin parang shampoo. So ito na po yung mga nakuha natin ng mga dahon. Marami siya. Actually, ang daming dahon. Kasi nga, almost 2 years na siyang alaga na itinanim ko. So, ang laki-laki na siya. So, yung ibang ano ko pa yun, ilalagay ko sa ibang paso. So, ito, pakita ko sa inyo kung paano gawin ang shampoo para sa shampoo ba ang tama doon na tawag, hindi gamot para sa buhok na lumalagas. So balatan ang aloe vera. Actually mahirap siyang balatan kasi nga meron siyang nakakatinik, so inaalis ko muna yung tinik niya para hindi tayo masugatan. So, ang taba-taba pa naman ng mga dahon na to. Kaya, yung iba numinipis na nga dahil nga sa sobrang tagal na. So, try lang natin kung ano ang kalalagyan ng ating eksperimento. So, yan na nga. Balatan. Tapos, hakod ko rin natin ng kutsara at ilagay sa isang lagayan sa makulob na lagayan para pati yung sabaw niya, yung katas ay lahat magamit natin. Medyo mahirap siya guys, pero pinagtiyagaan ko para at least kita natin yung kung anong epekto nito. So ang dami rin natin tatrabawin kasi guys, sobra na yung paglagas ng buhok ko. Every time na susuklayin ko siya or hindi ko man lang suklayin dito sa namin sa sahig, talagang grabe yung buhok, nalalaglag siya. Ganun siguro pag tumatanda na, nagbabago na yung mga balat natin, tumatanda na rin mga buhok natin, at nandahil na lang siguro sa mga shampoo dito, masyadong matapang. So, tingnan niyo kung gaano kahirap. Actually, kinakain din to, diba? Iniinom. Masarap yung nito, yung juice. So, tiyaga-tiyaga lang para at least
Siguro kung pati balat inano, baka pwede. So ayan na guys. Talagang grabing dami ano yung katas niya. So ihalo natin. Ilagay natin sa mixer. So nilagay ko na siya sa loob. Sa loob ng ano, lagayan ng mixer ba. Ang dami niya talaga guys. So 2 times ko siyang i-mix. Kasi ang dami niya. Hindi man pwedeng punuin ng gusto yun. Lagayan. So, konti pa. Tapos, lalagyan na natin ng ano. Actually, kaibigan ko yung nagturo sa akin ito. Para hindi daw malagas yung buhok. So, tingnan natin. Lalagyan natin ng olive oil. Bali, ang olive oil ay inano ko sa isang maliit na baso. So, pinuno ko siya dahil sa almost mapuno din yung lagayan ng mixer. So, ganyan guys. So, ang dami. Siguro okay din yun para hindi na maglagas yung buhok natin baka sakali. So, i-mix na natin. So, yan na ang dami pala niya guys. So, kailangan ilagay ko muna sa botelya. Ang dami pala. Actually, sasalain pa natin ito. But this time, hindi ko muna sinala. Nilagay ko muna dyan para matapos lahat. So, para try na natin gawin sa ulo natin, i-apply. So, ini-apply ko sa ulo ko para yung 1 grapo na yun ay naparami bumuhos. Ano ko lababo. So, hindi siya matapon dun sa ilalim. Kailangan talagang mix na mix dun sa ano sa ulo natin para let us see kung mag-work. So first time kong ginawa ito, try lang, wala namang masama mag-try. So, mix na ano ng husto yung ano, i-apply ng husto dyan sa ano, sa anit ba ng ating ulo.
kasi siguro masyado nang namamatay na siguro yung mga buhok natin. Dahil dito kasi sa Austria, masyado yung shampoo nila rito. Masyadong matapang. Hindi ko rin alam kung pati yung conditioner. Ano ang results? So, ang dami-dami kong nalagay sa buhok ko. Kasi kailangan ko talaga na siya. Mabasa nang gusto yung buhok ko. Hopefully, na magkatotoo na hindi na tayo maanuhan ng buhok. Malaglagan. Lagasan. Ang ganda-ganda ng buhok ko noon, guys. Pero, dahil nga sa, siguro sa tumatanda na tayo, need na na maglagas. Pero, tingnan natin itong sabi ng isang kaibigan. Try ko daw ito. Okay, so, ito, nag-try tayo. Kung gagawin, so, hindi ko alam anong kapan apply. So, iyon, tapos na. Kailangan natin mag-antay tayo ng 15 minutes. So, iyon ang ginawa ko, mga 15 minutes bago ko hinugasan yung buhok ko. So, naubos ko yun. So, pakita ko sa inyo mamaya. Actually, kailangan matagal siguro munang anuhin sa ulo. Marami ako dito. Para mag-work, diba? Ayan o, guys o. Yung lumalagas na buhok. Napakarami talaga yan. Hindi lang yan. Hindi lang yan yung lagas ng aking buhok. Talagang grabe ang paglalagas. Pakita ko sa inyo mamaya. Every time na maliligo ako, grabe yung lagas. So, ngayon, tingnan natin. Naalis ko yung mga buhok sa lababo kasi para hindi magbara. Ayun, ayan muna natin. Itabi muna natin yan for the next. Gagawin ko to ng every time na maliligo ako at maghuhugas ng buhok ko. Para at least mabilis gumaling. So, siguro i-ano ko muna siya. Lalagyan natin ng cellophane. Balutin natin na sa lubing yung buhok. Para hindi tumulo. Para at least makulob. Makulob. Tumatulo, guys. Na ma... Tumatulo. Hindi pati tumulo. So, ayan, no? Kung every time na mag-ano ko,
magsusuklayan ang naipon kong buhok. Grabe, di ba? So ngayon, nahugasan ko na yung buhok ko. So ito ngayon, ang aking buhok. Shiny naman siya. At nung sinuklay ko, wala naman siyang lagas. So titingnan natin ang resulta ng many times. So, ayan o. So titingnan natin. So thank you guys for watching. Abangan nyo na lang ang susunod na vlog ko kung magpa-function nga ito, kung ma-develop nga na maano natin ang ating buhok, kung hindi na siya malalaglag, kung hindi na siya malalagas. So tingnan mo, ang ganda-ganda ng buhok ko sana, kaso makakalbo na ako eh. So guys, thank you very much for watching. Please like and share.